Ito is what Filipino cuisine is all about. Simple, humble, pero super yummy. Sabi ng iba, ang pagtatanim may isang talento na hindi ipinagkakaloob sa lahat. Pero napatunayan natin, lalo na sa panahon ng pandemya, na basta meron kang puso at pagnanais na matuto, kayang-kaya mo ring maging plantita, plantito, or kahit pa isang ganap na farmer. Mula sa pagiging OFWs, tinugunan ni Christian at Marilu Facon ang kanilang passion sa pagsasaka sa pamamagitan ng pag-aaral ng natural farming. Ngayon, sila na ang nagpapasa ng kanilang kaalaman noong itinayo nila ang Tingtano Integrated Farm School Incorporated. Dito, nagsasagawa sila ng libreng training at seminars para sa mga farmers. So sa lahat ng mga plantitos and plantitas na bumibili ng mga garden soil o yung mga lupa na pananim nila, lagi niyong nakikita yung carbonized rice hull. So magtataka kayo, ano ba ito? Ang carbonized rice hull po ay inuling na ipa. Okay. So ito po, ulingin lang po natin. Kapag nag-black lang po siya, hindi po natin siya gagawing abo. So dapat po buo pa rin po yung ipa po. So yung carbonized rice hull po ay ginagamit bilang soil fertilizer. Okay. At soil conditioner po. Which is hindi mo ma-achieve kung yung normal na ipa lang po yung gagamitin mo. Opo, opo. Mas okay. Maganda pa rin po talaga kapag inuling po siya. Ang tanong ko lang din po, once na mauling natin yung rice hull, pwede na po ba siya kaagad gamitin? Kasi po, di ba, pag iba yung ibang abo, or parang may parang maturity date na kailangan mong antayin bago mo gamitin. Ito ma'am, paano po? Ito po, pwede na po agad gamitin po. Basta po, malamig na po siya pa. Okay. So, ito po kasi pag black na po siya, so hinahalo po siya pag black na po yung ditong banda po. Para yung ibang hindi pa po naluto na ipa, mapapaibabaw po. Okay. Ito po kasi pag inuling na po siya, it contains phosphorus, potassium, magnesium po. Okay. And other micronutrients po. Na napaka-helpful po sa mga pananim po natin. Ito po kasi makakatulong po siya na magiging mabuhaghag po yung lupa po. Yun. So especially po dito sa area po namin, yes, medyo compact po yung lupa po namin kasi matagal po siya naging pasture. Oh. So nakagala po yung madaming baka dito po sa farm. Every time po na magpre-prepare po kami ng mga plots, kailangan po na meron pong carbonized rice hull. Bukod sa carbonized rice hull, the farm also enhances soil fertility by using organic fertilizers, concoctions, and extracts. At kitang-kita ang malaking epekto nito sa iba pa nilang halaman na aking sinuri. Sinadya lang natin yung kanilang herb garden kasi may naisip lang akong gustong gawin doon sa breast part nung manok na binigay nila sa atin. I think yung mga herbs na meron sila dito would work well with our herb breast chicken. Tara, kuha tayo. Meron silang oregano. So guys, ito yung oregano na ginagamit namin sa pagluluto. Alam ko meron tayong local version ng oregano, but mostly ginagamit siya for ubo, for medicinal purposes. But the culinary oregano that we use, isa ito dun sa mga variety. Jamaican oregano ang tawag dito. Ito yung mostly nabibili sa mga nagtitinda ng halaman. Ang gagamit natin to. Isa rin sa pinakamadaling paramihin, yung kanilang tarragon. Ayan. What's really unique with tarragon is yung licorice aroma and flavor na meron siya. Ang daming application ito, lalong-lalo na sa mga, kung gusto nyong gamitin siya sa local natin mga putahe, yung mga kakanin natin. Ito yung kanilang basil. Definitely yung basil nila could still use some pruning, but kuha tayo ng ilang dahon. We could use this later sa ating chicken breast. Kikita nyo dito sa Tingtano Farm, ang dami nilang mga dwarf na papaya. Ayan. Dwarf kasi, siguro mga 4 feet lang ito.
maganda na yung bunga niya. And I'm pretty sure kahit wala pa tayong hinog dito, may magagawa tayong dish, I think, na hindi lang basta tinola. So aminin ninyo ah, pag nakakakita kayo ng green or hilaw na papaya, dalawang putahe lang yung naiisip ninyo. Promise, di ba? Tinola, achara. So gagawin natin ngayon is from our kapitbahay, from Thailand, isa sa mga paborito nilang putahe doon ay tinatawag nilang somtam. Basically, pounded salad na maasim. Som is maasim, tam is pounded or binayo. So yun yung igagawin natin ngayon. Dapat makilala natin siya, makasanayan, and ma-appreciate ang ating green papaya salad. Meron kasi tayong parang notion na pag hindi naluto yung green papaya, masama sa katawan. So ito, kailangan lang natin siyang bayuhin. And yung ipapakita ko sa inyo is magtatanggal ng dagta, and at the same time, i-maintain nyo yung crispiness or yung lutong ng ating green papaya. So shred ko lang siya. Pwede nyo siyang hiwain isa-isa or julian. Pwede rin gumamit kayo ng grater. But you could also do this. So, pwede natin siya. Then yun nga, ibababad natin siya sa ice water habang pinaprepare natin yung mga kasama niya. Since wala ako nung malalaking pambayo, by batch ko na lang siya gagawin. Gagawin ko lang yung ating pinaka-dressing. Unahin ko lang siya with our bagoong isda. And then dahil sabi natin ito ay sour, kailangan natin maglagay ng component na malapit doon, and gagamit tayo ng kipil or tamarindo. Ito yung bunga ng sampalok na hinog. So hindi siya maasim, hindi siya totally maasim. More on the sweet side pa rin siya, pero yung pagka-asim niya is more subtle. So i-extract ko lang yung pinaka-flavor ng tamarindo natin or yung kipil. So dadagdagan lang natin siya ngayon ng asukal. And half ng ating peanuts. Again, dressing yung binubuo natin. We're still building the flavors. Lagay lang tayo isang malaking clove ng bawang. And since hindi natin lulutuin tong dish na to, and gagamit tayo ng raw garlic, please make sure lang na we pound it, at least yung garlic part lang, ng mas pino. Kung mapapansin nyo, dry pa siya. Mag-umpisa itong maging dressing when we include yung iba pang ingredients. I'll start off with our tomato. We'll just add, dahil maanghang yung sili nila, kalahati lang para mas marami yung makakain. Susunod na natin yung ating sitaw. Yes, food explorers, pwede tayong gumamit ng hilaw na sitaw. It actually works and it's safe. Lagay lang natin siya doon sa ating almeres. Hindi natin siya para bayuhin ng pinong-pino. What we're trying to do here is just bruise yung gulay para mas may kapitan or para mas pumasok yung ating flavor. Nabagsakan ko lang ng isang pirasong kalamansi. And then yung pinaka-dressing natin lalagyan ko din.
And then finally, yung ating dalawang ingredients na natitira, yung ating main, which is yung ating green papaya. Lalagay ko lang siya ng by batch. Again, this is just to bruise. And somehow, para yung mga natitirang dressing sa loob, is makuha natin. So, halo lang natin yung ating hibe. Be very generous. And kung na-imagine ninyo yung mga ingredients na ginamit natin, gumamit tayo ng kipil, ng bagong isda, and then hibe. So, umami bomb yung ating dish talaga. Siksik ito ng puro linamnam. So, yun yung ating dapat ini-expect na lasa sa ating final product. Para makumpleto yung ating combination ng East meets West, gagawin ko naman yung ating isang component that would make use yung mga na-harvest natin kanina, mga herbs. And we'll be using here yung ating oregano, tarragon, and basil. Please do take note when you're handling fresh herbs na mas marami yung kakailanganin mo as compared paggagamit ka ng dried. Yung dried kasi natin is mas pungent or mas siksik yung lasa after mo siyang i-toast. Whereas, yung ating fresh ay mas manageable, mas subtle yung flavor niya, kumbaga. I'll start off our dish by grating ang ating cheese. Ito yung para magiging stuffing natin. Few leaves din ang ating basil. Pagpapatungin lang natin yan. And then we slice. Then we mix it with our cheese. So ready na yung ating stuffing. I-prepare ko lang din yung ating pang-season. I'll just chop up some oregano leaves doon mismo sa ating asin. Magandang tip din yun na pag marami kayong sobrang herbs, instead of disposing them, you can make use or extend nyo yung usage niya by, yun nga, turning it into a gourmet salt. So, we'll just debone yung ating chicken breast. So ito na yung dalawa nating chicken breasts. Gagawa lang ako ng incision or gagawa lang ako ng parang pinaka-pocket doon sa isang side ng ating chicken. And before I do that, tatanggalin ko lang yung pinaka-tenderloin natin. Tatanggalin ko siya kasi kadalasan, siya yung humihiwalay na part doon sa chicken fillet and iba rin yung cooking time niya. I'll just cut off. Pocket lang. Hindi nyo siya kailangang i-butterfly. So once we have your pockets ready, season mo lang yan lightly. Consider mo rin na medyo maalat yung ating cheese before stuffing it. And then of course, let's season the outside. So, mainit na yung ating pan. Lalagyan lang natin siya ng 1 to 2 tablespoons ng mantika. Actually, 1 would be fine. Since we will be searing the skin side first, I highly discourage na sobrang init nung mantika ninyo or nung pan ninyo. Kasi ang mangyari nun is that magka-curl up yung skin, hindi magre-render ng maayos yung fat, and maluluto ng kaagad yung pinaka-meat niya. So, you wanna do this siguro medium heat lang, and then mas controlled yung temperature. Mga 70 to 80% ng cooking time would be on the skin side. And yun nga, as we have indicated, ito yung magandang, kumbaga, senyales na kung ano ng part yung naluluto ng chicken. So when you see that white part, parang sa fish lang yan eh. So habang umaakyat yung white part na yan, ibig sabihin, yun yung area o yun yung loob niya na naluluto na. And also, kung meron kayong ibang available cheese, kagaya ng mozzarella, parmesan,
yun yung mga pwede nating ipalit. But cheddar kasi is yung mas accessible sa ating lahat. We'll just do a quick flip. And there goes your perfectly browned chicken skin. So we're basically just finishing off yung dish by letting some heat go through dun sa kabilang side naman. Kasi sabi nga natin, 70% to 80% na yung luto at this point. And we'll just rest it. We should be able to plate na. Ayan, luto na ang ating East meets West herb stuffed chicken with green papaya salad. Herb stuffed chicken. I think very common, di ba? And yung ating green papaya salad, I'm very surprised as a chef kasi hindi to sikat dito sa atin. The flavors are so familiar. Ang dami nito kahawig ng mga paborito rin nating pagkain. That's why when I get to experience this, na-amaze ako kasi kada lagay nila ng ingredient, sabi ko, teka lang, meron din kami yan sa Pinas ah. So nagtataka ako bakit hindi natin siya mas na-utilize, lalong-lalo na yung green papaya sa gantong putahe. Napaka-practical. Lahat naman ng nilagay natin dito is available sa atin. Isa sa mga magandang nagre-represent doon sa philosophy ko in my cooking, na make use of what's available. We concentrate on the flavors that we can make by knowing, respecting, and acknowledging yung iba't ibang characteristics ng ating mga ingredients. So, somtam, siguro sa ibang bansa, green papaya salad sa atin, pareho lang yan, masarap. Tingnan natin ang dami nilang talbos ng sili. I'm sure, pag ganito ka-fresh yung ingredient, meron at meron tayo mapagagamitan nito. So kuha lang tayo ng mga ilang pirasong talbos. Tsaka mapapansin ninyo, yung sili nila is medyo maputi. Meron din sila dito yung Thai chilies. Food explorers, kung natatandaan ninyo nung nagkambing tayo, meron tayong pinost sa ating Facebook page na dapat yung gagamitin natin noon was yung alibangbang bilang paasim. But since yung nakuha natin was yung nagpapanggap na alibangbang, eto finally, may papakita na natin sa inyo ang tunay na alibangbang na ginagamit sa mga sinigang, papaitan, or kung wala kayong sampalok pang sinampalukan, pwede ang alibangbang. So, pinaka main difference niya siyempre, kumpara doon sa peking alibangbang na nakita natin before, is yung taste. So ito yung ating fake na alibangbang, okay? Main difference niya is, yung fake na alibangbang na hindi pinangaasim is para siyang butterfly. Lasa niya, kapag kinain niyo yung alibangbang, siyempre titikman mo, o hindi ka sure. Yung ornamental tree na mukhang alibangbang yung dahon, hindi ganito yung puno. Mas matataba. Yung dahon niya is para kang nagkumpol ng yung talbos na dahon ng sampalok. Yun yung pinaka flavor profile niya. Pero may kaunting habol ng pait sa dulo. Very mild lang. Tolerable. For
For our dish, it's something na gusto kong bumawi. Kasi when we had the opportunity to do pinapaitan or sinanglaw, gusto ko sanang gumamit nun ng alibangbang. But unfortunately, yung nakuha naming dahon is yung peking alibangbang. So since meron sila dito, and of course may nakita tayo dyan ng mga native chicken, naisip ko na gumawa tayo ng inspired ng papaitan or ng sinanglaw, pero using yung mga normaling hindi paborito ng karamihan na parte ng manok, which is yung innards. Pero syempre, gagamitin pa rin natin yung pinakalaman ng manok. At yun nga, gusto kong ibida dito is yung ating alibangbang. So for our dish, ifa-fabricate ko lang yung ating mga buto-buto na part. E nakaipon din ako kanina ng mga lamang loob, which is yung kanilang atay, puso at saka yung balon-balunan. Kakat ko lang siya ng mas maliliit. Pag ready na yung ating karne, buksan ko na yung ating apoy. Konting mantika. Bale, ang gagawin natin is isasangkot siya natin yung pinakakarne mismo. Since mainit na yung ating pan, siyempre, hindi mawawala yung ating mga panggisa. Roughly chop lang natin. At habang kumakapit yung lasa at amoy ng ating bawang at sibuyas, hihiwain ko naman yung ating balunan. Kung napapansin niyo yung breast part ng native chicken natin, hiniwalay ko ng konti kasi mamaya-maya ko pa siya ilalagay. Unahin ko muna ng isang kutsa yung mga medyo mas makukunat na part. So yun nga, yung mga dark meat, leg, thigh, and yung buto-buto na part, and syempre yung ating balunan. Isa pa sa ilalagay kong mauuna ay yung puso. Hindi yan kasing kunat ng balunan, pero hindi yan kasabay dapat niluluto ng ating atay. Para mabigyan natin ng tamang oras at panahon yung mga iba't ibang parte ng manok na normally kasi kadalasan pinagsasabay-sabay lang natin. Now we always say na this is a very important aspect in our cooking. When you determine yung mga right cooking times ng different parts, nagkakaroon ka ng mas magandang output, mas masarap in short yung iyong nalulutong pagkain. Nagtataka kayo bakit natin pinilit gamitin yung alibangbang. Ano bang meron sa alibangbang? Alibangbang is one of those native ingredients na ginagamit sa karamihang probinsya dito sa Pilipinas. Kasi kadalasan, dahil sobrang commercialized na ng sampalok, yun na lang lagi yung ginagamit nating pang-asim. So I think it's also our responsibility to get to know yung mga indigenous ingredients na hindi na natin nagagamit. Bakit? Kasi ito isang klase ng halaman na may iba pang gamit. Yung ating mga madadaling maluto na parts, itatabi ko muna. Ilalagay natin sila once na malambot na yung ating ibang naunang parte. And then, hahaluan ko muna siya ng ating sibuyas bago ko siya takpan. And of course, let's season it. And at this point, pwede na nating lagyan ng chicken stock or tubig or hugas-bigas. So normally, pag native, alam naman natin, mas matagal ito kaysa dun sa mga commercially available na mga manok. Reason for that is karamihan ng mga native chickens na nagagamit natin ay free range. So, kumbaga mas na-work yung muscles nila.
So that's one reason kung bakit mas kailangan nating bigyan ng panahon yung karne para lumambot. And of course, when you're free-ranging your poultry or your livestock, mas may access sila sa ibang pagkain, hindi commercialized kumbaga. So, mas nade-develop yung kanilang katawan naturally, giving us more flavor, but yun nga, you just have to be very patient para makuha mo ito. So let's just cover this, let it simmer for about siguro mga 45 minutes to an hour, then we'll go and check again. Check kung paluto na yung ating chicken. Ayan, hindi pa siya super fork tender, kumbaga may konti pa siyang laban, pero nakikita nyo naghihiwalay na siya. So magandang senyales na palambot na yung chicken natin. And that's right about the time na ilalagay ko rin yung iba pa nating natitirang ingredients. Tikman ko lang. Doon na siya. Again, hindi siya yung humihiwalay na lambot, pero maganda na. Hindi na siya makunat. So ilalagay ko lang yung ating atay at yung chicken breast. And hihabol na rin natin yung ating pampaasim. Haluin lang natin mabilis. Takpan na natin, balikan na natin pag malambot na lahat. So, silipin natin. Tikman ko lang. And sabi nung lasa, ready na rin siya. And yung laman ay ready na rin. Let's plate. Ayan, luto na ang ating chicken alibangbang. Ito na yung mga dish na astig. Kasi I've never tried alibangbang sa chicken. Kadalasan nagagamit yan sa seafoods or din nga, pinapaitan. Pero kung isipin ninyo, ilan lang yung ingredients natin. Chicken, alibangbang, and then siguro yung mga panggisa. So napaka-practical, accessible, and I'm pretty sure it's mura. Lalo na pag ikaw na yung nag-raise ng sarili mong manok. Ito is what Filipino cuisine is all about. Simple, humble, pero super yummy. And more than that, this brings me hope in looking forward to what the next generation of culinarians can bring. Kasi, because of our platform, napapakita natin na hindi lang sampalok ang pampaasim, hindi lang kamyas, or kung ano pa. Ang dami pa nating mga authentic, indigenous ingredients na kulang lang sa pansin. Yun yung very exciting for me kasi I get to experience for myself, I get to show it to you guys, and I'm sure sobrang excited na kayo to try kung ano pang pwede ninyong magawa by having your own experience of your own farm to your table.